Athena's POV. Sisibat na ako, Say. Paalam ko kay Siichi. Alas 3:30 ng madaling araw. At heto ako. Pauwi pa lang. Nasa labas na rin kami ng bar ng mga oras na yon. Dito kami dumiretso mula sa racing club. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa, babe? Nakainom ka eh. Baka mapaano ka na naman sa daan. Iahatid na kita. Baka sa tinig ni Siichi ang pag-aalala sa akin. Pumalatak ako at umiling-iling. Don't worry about me, Say. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Kaya kong sarili ko, okay? Ako pa ba? Puno ng kumpiyansa ng sagot at ngumisi pa. Umismid naman siya at namulsa. Ang yabang mo. Kaya pala nung ginulpi ka ng mga hayop na yun, hindi ka nakapalag. Buti na lang at dumating si Perseus. Ani ang naiinis pa sa kayabangan ko. Nang marinig ko ang pangalan ni Perseus ay otomatiko akong natigilan. Ilang araw na rin kasi akong hindi makatulog ng maayos dahil sa kaiisip sa lalaking yun. Dumagdag pa sa iniisip ko ang naging huling pag-uusap namin. Maraming tanong kasi na nabuo sa isipan ko. Hindi ko na malaya na tumagal pa lang pananahimik ko. Kung hindi pa ginilo ni Siichi ang maikli kong buhok, tumawa pa siya ng mahalata niya ang pagkabigla ko. Hoy! Narinig mo lang ang pangalan niya na tulala ka na. Ako tong kasama mo pero ibang lalaking laman ang isip mo. Ouch ha? Nakangusong wika niya pa. Inayos kong sarili at hindi nagpahalatang sumimangot pa akong hinarap ang ungas para maitago ang pagkapahiya. Ngunit natigilan ako nang may mabasang lungkot sa mga mata niya, bagaman nakangiti ito. Gago ka, Athena. Iwasan mong isipin si Perseus pagkasama mo si Siichi. Nasasaktan mo yung tao. Pinagalitan ko ang sarili dahil sa sariling katangahan. Pagkatapos ay pinukol ko siya ng matalim na tingin. Ulol ka, kailan ka pa naging mind reader ha? Kunwaring asik ko. Nagtaka ko nang hindi ko may busi si Yichi. Sa halip ay nanatili lang siyang nakatingin sa akin. Kaya naman mula sa ilaw na nagmumula sa poste ay inaninag kong mukha niya. At malino kong napagmasdan ang malungkot niyang ekspresyon. May kumurot sa puso ko ng mga sandaling yon habang matamang nakatingin kay Siichi. Alam ko rin kahit hindi niya sabihin, ay nahahalata niya ang kakaibang ikinikilos ko kapag si Perseus nang pinag-uusapan. I'm so sorry, Siichi. Kung sana pwedeng utusan ang tanginang puso ko na sana ikaw na lang. Hoy, okay ka lang? May problema ba? Pukaw ko rito. Pilit kong inalis ang nakakailang na sitwasyon. Humarap sa akin si Siichi at tumingin ang diretso sa mga mata ko. Malinaw ko ring nababasa ang sakit at lungkot sa tingin niyang yun. Tina, anas niya. Wala ka ba talagang gusto sa akin? Seryosong tanong niya pa. Okay ka lang? Nagdadrama ka pa kung kailan pa uwi na ako. Ayos din trip mo, no? Natatawa na pambabara ko. Subalit natigilan ako nang makitang hindi nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Nanatili siyang seryoso habang matamang nakatitig sa akin. Nag-umpisa na akong kabahan dahil doon. Shit, seryoso ba siya? Maya-maya pa'y lumapit siya sa akin. At nang ilang pulgada na lang ang layo niya ay walang ano-anong hinawakan niya ang dalawa kong kamay. At ginagap iyon ng mahigpit. Nabigla ako sa ginawa niya at gusto ko sanang bawiin ang kamay. Ngunit mahigpit ang hawak niya roon. Shit naman. Tina, hindi mo ba talaga ako magugustuhan kahit kailan? Puno ng hinanakit ang tinig niya nang sabihin niya yon. Lalong kumabog ang dibdib ko dahil sa sinabi niyang yon. Ramdam ko kasi ang kaseryosohan niya. At hindi biro lang. Nababasa ko rin sa mga mata niyang lungkot, pagkabigo at sakit. Tumango ako dahil hindi ko natagalan ang tingin niyang yon. Hindi ko rin alam kung paano, pero nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ni Siichi ngayon. Siichi, nauutal na sambit ko. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin ang tanong niyang yon. O mas tamang sabihin na ayaw kong sagutin ito, dahil alam kong masasaktan ko siya kapag sinabi ko ang totoo. Ayaw kong saktan si Siichi. Matalik ko siyang kaibigan at siya lang ang taong nakakaintindi sa akin.
Ilang beses ko na rin tinanong ang sarili kung bakit hindi ko magawang gustuhin si Seiichi. Kung tutuusin, walang babae ang hindi magkakagusto kay Seiichi. Napakabait nito at gentleman. At kahit na maloko siya, ay hindi niya ako kailanman ginawa ng hindi maganda. Kahit noong minsan, sa sobrang kalasingan ko ay nakatulog ako sa private room niya sa bar. Kinabukasan pagising ko, saka ko lang nalaman na magkasama kaming natulog sa iisang kwarto. Pero sa sopa siya nahiga at sa kama naman ako. Ang sabi pa niya, basta na lang daw ako pumasok doon. Hindi rin ilang beses niya akong iniligtas sa mga gulong pinapasok ko. Nang minsan may makaaway akong grupo ng mga gangster, at ako lang ang mag-isa noon ay bigla siyang sumulpot at tinulungan ako. Subalit dahil sa dami ng aming mga kalaban ay nahirapan kami, at sa kasamaang palad ay nasaksak siya. Mabuti na lang at nadala agad siya sa hospital. Muntik pa nga siyang maubusan ng dugo noon. Ako naman ay halos mamatay sa sobrang pag-aalala. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan, Tina, dahil importante ka sa buhay ko. Nang minsang napaaway ako sa bar nang may siraulong Amerikano ang nagtangkang hawakan ako sa dibdib, dahilan upang mapalo ko ito ng bote sa ulo, ay dumating si Seiichi at nakipag-usap sa Amerikanong hilaw na yon. Nagpupumilit pa itong idedemanda raw ako dahil sa ginawa ko sa kanya. Nanakot pa ang Amerikano na yon na pati ang bar ni Seiichi ay idadamay niya dahil sa ginawa ko. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay napahinahon ito ni Seiichi. At huli na nang malaman kung nagpabayad na lang ito kay Sei para hindi ako sampahan ng kaso. Galit na galit ako nang malaman yon. Pero si Seiichi naman ay tumawa lang at sinabing, pera lang yon. Mas importante ka sa kung ano pa man, Tina. Nang minsang maaksidente ako sa pagkakarera ay nandoon siya upang tulungan ako. Naalala ko pang hindi siya halos umalis sa tabi ko upang bantayan ako. Nalaman kong ni hindi man lang siya kumakain at natutulog dahil magdamag siyang nakabantay sa akin. Nagalit ako noon, pero naalala ko pang sinabi niya sa akin. Hindi ako nakakaramdam ng gutom at pagod dahil mas inaalala kita kaysa sa sarili ko, Tina. Lagi rin siyang nasa tabi ko kapag may problema ako. Siya ang tanging tao na napagsasabihan ko ng mga hinanain ko sa buhay. Pinapatawa niya ako kapag halos magwala na ako sa sobrang galit pag nag-aaway kami ni Papa. Hindi siya umaalis sa tabi ko. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin at hindi nang huhusga. Madalas pa niyang sabihin noon na, ibigay mo na lang sa akin yung problema mo. Hindi bali lang akong mahirapan. Huwag ka lang, Tina. Ngumiti ka lang. Mas masaya ako kapag masaya ka. Ngayon habang hawak niya ng mahigpit ang mga kamay ko, napagtanto kong sa dinami-dami ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin, ay ni hindi ko man lang yun nasuklian kahit minsan. Noon pa man ay alam kong may pagtingin na sa akin si Seiichi. Ngunit ni hindi ko man lang iyon binigyang pansin. Nagbulag-bulagan ako sa nararamdaman niya para sa akin. At ngayon, sobra ko na siyang nasasaktan. Dahil umibig ako ng napakabilis sa isang taong ngayon ko lamang nakilala. Si Perseus. Kung sana ay maaari lang turuan ng puso na si Seiichi na lang ang mahalin, ay matagal ko nang ginawa. Pero may sarili yata talagang pag-iisip ang puso, dahil hindi ito kayang kontrolin ng isang individual. Titibok at titibok ito sa isang tao, sa ayaw man natin o gusto. At kapag puso na ang nanaig, wala nang makakapigil pa noon. Babe, tinig ni Seiichi ang nagpabalik sa naglalakbay kong diwa. Tumingin ako sa kanya na puno ng pagtatanong. Ngumiti naman siya ngunit ang ngiting yun ay hindi masasabing tunay. Dahil hindi man lang yun umabot sa mga mata niya. Please, hayaan mo kong iparamdam sa iyong pagmamahal ko. Puno ng emosyon niyang sabi. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Just please, let me love you, Athena. Please. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Napapikit pa ako ng mariin nang bigla niya akong kinabig at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang kirot sa aking dibdib ng mga sandaling yun. Nasasaktan ako, ngunit hindi para sa sarili, kung hindi para kay Seiichi. Nahihirapan rin ako dahil nakikita ko siyang nasasaktan. Alam kong si Perseus ang
Halos hindi niya mabanggit ang kasunod noon. Malinaw ko ring naririnig ang malakas na kabog ng kanyang dibdib habang yapos-yapos niya ako. Pakiramdam ko rin ay pilit niyang pinatatatag ang sarili sa mga oras na yon. Alam ko at ramdam ko may pagtingin ka sa kanya. Pero handa akong sumagal, Tina. Pagsusumamo pa niyang muli, maipakita at maiparamdam ko lang sa'yo na pwede mo rin akong mahalin. Puno ng emosyon ang bawat salitang binibitiwan niya sa akin. Tumatagos ito sa kailaliman ng puso ko, ng pagkatao ko. Dahilan upang mas lalo akong makaramdam ng sakit at guilt para kay si Ichi. At tatanggapin ko kung sakali man na si Precious ang piliin mo, Athena. At hindi ako. Ang mahalagay na iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sinasabi iyon na si Ichi habang mahigpit na nakayakap sa akin. Naririnig ko ang malakas na kabog ng dibdib niya. Maging ang pagbigat ng hininga niya na parang nahihirapan. Sanhin ang mga binitiwang salita. Shit, hindi ako deserving para sa pagmamahal mo si Ichi. Nang mga oras na yun ay litong-lito ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o isasagot ko kay si Ichi. Nagtatalo ang isip at puso ko ng mga sandaling yun. Ang puso ko ay nagsasabing huwag akong pumayag dahil si Precious ang mahal ko. Subalit ang isip ko ay nagsasabing pagbigyan ko ang kahilingan ni si Ichi. Saglit akong nag-isip at pinakaramdaman kong maigi ang sarili. Bagaman alam kong hindi tama ang gagawin ko ay nakabuo na ako ng desisyon. Siguro ito lang ang magagawa ko para ibalik ang mga kabutihan niya sa akin. Kumalas ako ng yakap kay si Ichi at hinarap siya. Nakakunot noon naman niya akong pinagmasdan. Nagtatanong. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Sige, pumapayag na ako. Mahinang sambit ko. Dagli ang nagliwanag ang mukha niya dahil sa labis na saya. Tuloy ay inatake ako ng konsensya. Shit, I'm sorry si Ichi. Wika ako sa isipan habang nakatingin sa masaya niyang mukha. Muli akong niyakap ni si Ichi ng ubod ng higpit. Maraming salamat, Tina. Bulalas niya pa. Pangako, gagawin ko ang lahat para akong mahalin mo sa aming dalawa. Sinserong saad niya pa. Hindi na ako sumagot at sa halip ay ginantihan na lang siya ng yakap. At pagkatapos ay lihim na bumuntong hininga. Sana nga, tama ang naging desisyon ko. Pagkaraan ng ilang oras, pagka-uwi ni Athena. Ipinarada ko na ang motorsiklo sa garahe pagkarating sa bahay. Agad na binuksan ko ang main door gamit ang duplicate key. Pagpasok ko sa loob ay madilim na ang buong kabahayan maliban sa liwanag na nanggagaling sa kusina. Doon ako dumiretso upang magtimpla ng kape. Katulad ng dati, laging may tirang pagkain si Papa sa lamesa ngunit muli, hindi ko yun ginalaw. Bakit pa kasi pinagtitira niya pa ako? Dapat pinapakain na lang niya sa pusa o kaya sa aso. Nang matapos magnakaw ng kape, agad akong umakyat sa silid ko. Pagpasok ay mabilis kong inilapag ang tasa ng kape sa reading table at ibinagsak ang katawan sa malambot na kama habang nakatingin sa kisame. Ilang minuto akong nasa ganoong ayos nang bumangon akong muli at sumandal sa headrest ng kama. Hindi ako mapakali ng mga oras na yon. Naglalaro kasi sa isipan kong nangyari sa pagitan namin ni si Ichi kanina. Please, hayaan mo kong iparamdam sa'yo na mahal kita. Just please, let me love you, Athena. Please, kahit ngayon lang, pagbigyan mo ko. Alam kong si Precious ang nararamdaman kong may pagtingin ka sa kanya. Pero handa akong sumugal, babe. Maipakita at maiparamdam ko lang sa'yo na pwede mo rin akong mahalin. At tatanggapin ko kung siya man ang piliin mo, Athena, at hindi ako. Ang mahalagay na iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Parang pirated CD na paulit-ulit na nagre-rewind sa utak kong mga sinabing yun ni si Ichi. Shit, tama ba ang naging desisyon ko? O isinubo ko lang ang sarili ko? Naguguluhang tanong ko sa sarili. Nakaramdam ako ng pananakit ng ulo dahil sa alalahaning yun. Kung kaya't nang matapos akong magkape, ay dumiretso na ako sa banyo para magsipilyo. Hindi na ako nag-abala pang magpalit ng damit pantulog at diretso na akong nahiga sa kama. Pakiramdam ko kasi ay pagod na pagod ang katawan ko, ang puso at maging ang isip.
8 o'clock p.m. Kasalukuyan ako nagsusuot ng rubber shoes nang tumunog ang cellphone ko. Mabilis kong inabot yun mula sa side table at tiningnan ang text. Napakunot noo ako nang mabasa kung sino ito. Text message from si Yichi. Babe, pupunta ka ba ngayon? Text me if pupunta ka para masundo kita sa inyo. Mwah. Sumama ang mukha ko nang mabasa yun. Susunduin? Hell no! Hindi ako baldado. Ang ayaw ko sa lahat ay tinatrato akong parang bata. Dahil alam kong kayang-kaya ko naman ang sarili. Nakaramdam ako ng inis dahil sa text na yon. Kaya naman ipinish akong huwag siyang replyan. Muli ko sanang ilalapag ang cellphone at ipagpapatuloy ang pagsusuot ng rubber shoes. Pero bigla akong binagabag ng konsensya. Dahil alam kong isa lang ang pagte-text sa paraan ni si Yichi para tuparin ang sinabi niya. Ang iparamdam ang pagmamahal niya sa akin. Sa huli pinili kong replyan na lang siya. Bumuntong hininga pa muna ako bago mag-compose ng message. To si Yichi, I'm fine. Kaya ko mag-isa. Hindi ako lumpo, hapon ka. Mabilis ko yung sinend at pagkatapos ay ipinasok na ang cellphone sa bulsa ng pantalon. Ilang saglit pa muna akong humarap sa salamin at nagsuklay ng maikling buhok bago tuluyan lumabas ng kwarto. Nang makababa ako sa sala ay naabutan ko si Papa na nagbabasa at nanonood ng TV at prenteng nakaupo. Nang makita niya ako ay ibinaba niya ang binabasa at kunot noong pinasadahan ako ng tingin. Saan ang punta mo anak? Usisa pa niya. Umismid ako. Tatanong-tanong pa. Akala mo talaga concern? Pwe. Somewhere on earth pa. Pabalang nasagot ko. Nakita kong nanigas ang panga niya. Tanda na hindi niya nagustuhan ang isinagot ko. Ngunit hindi siya kumibo. Palihim naman akong ngumisi pagkatapos ay nagdire-diretso na ng paglabas. Halos kalahating oras din ang lumipas bago ako nakarating sa bar. Pagpasok ko sa loob ay agad akong dumiretso sa counter. Pero napahinto ako sa paglalakad na makita kong nandoon si Precious at kasama si Siichi. Nagtaka rin ako kung bakit magkasama ang dalawa. Alam ko naman kasing hindi close ang mga ito. Binalot din ako ng hindi maipaliwanag na kaba. Habang pinagmamasdan si Precious mula sa malayo, para rin may kung ano sa sikmura akong nakapagdulot sa akin ng weirdong pakiramdam. Shit! Para akong teenager na nakita si Crush. Damn! Nang ilang metro na lang ang layo ko sa kanila ay huminto ako. At saglit pa muna nag-isip kong tutuloy sa paglapit sa mga ito. Sa huli na pagdesisyonan ko nang umuwi na lang. Ayaw kong makita ang dalawang lalaking to. Lalong sumasakit ang ulo ko. Handa na sana akong pumihit paalis nung marinig kong malakas na pagtawag ni si Yichi sa pangalan ko. Athena! Malapad na ngiting tawag niya. Come here. Bakit nandyan ka? Hayop, kapag sinuswerte ka nga naman. Salubong ang kilay ko nang tumingin sa dalawang ungas. Ang kaninang malapad na ngiti ni si Yichi ay naging alanganin. Marahil ay nahahalata agad niya na wala ako sa mood. Naglakad ako palapit sa counter kung nasaan ang dalawa at naupo sa bakanting stool sa tabi ni si Yichi. Si Precious ay hindi ko tinatapunan ang tingin. Ngunit sa gilid ng mga mata ko ay nakikita kong nakatingin sa sakin. Hey Tina, nakangiting bati ni Precious sa akin. Tumangulang ako bilang sagot at pinilit umakto ng normal. Kahit pa ang dibdib ko ay walang tigil sa mabilis na pagkabog. Itinuon ko ang atensyon kay Seiichi na palagay ko ay lasing na ng mga sandaling yun. Bakit ngayon ka lang? Nag-away na naman ba kayo ng papa mo? Agad na tanong ni Seiichi habang kakaibang ngiting nakatunghay sa akin. Ngiting lasing. Hindi ako sumagot at mataman ko lang siyang tiningnan. Namumungay ng mga mata ni Seiichi at halatang languna ng alak. At dahil nga magkatabi kami sa kinauupuan, kung kaya't naaamoy ko rin ang hininga niyang amoy ng pinagsamang mint at alak. Brandy, hula ko sa ininom niya. Anong naisipan ng gunggong na to't uminom ng hard? Knowing si Yichi, hindi siya umiinom ng hard liquor kapag oras ng trabaho. Maliban na lang kung may problema siya. May problema kaya ang hapon na to? Bigla ay napalitan ng pag-aalala ang inis ko sa kanya. Kung kaya't ang alak na sana'y tutunggain niya ay inagaw ko at nilago ko ng diretso.
Napangiwi pa ako nang maramdamang gumuhit ang pait niyon sa lalamunan ko. Sa gilid naman ng mga mata ko ay nakita kong umarko ang kilay ni Perseus habang nakatingin sa akin. "Don't look at me like that, ungas. Kung ikaw ang lasing, mas lalong gagawin ko yun sa'yo." Humalakak si Shiichi sa ginawa ko at ngiting-ngiti akong binalingan. Lalo ring nawala ang mata nito dahil sa pamumungay dulot ng kalasingan. "Ba't mo ginawa yun, babe? Daya mo. Sakit yun eh." Nauutal pa niyang sita. Pinigil kong muling mainis kay Shiichi. Dahil sa totoo lang ay nag-aalala na ako sa kanya. Alam kong may dahilan ng biglang paglalasing niya. Bumuntong hininga muna ako bago siya hinarap at hinawakan sa balikat. "May problema ba si Shiichi? Bakit nagpakalasing ka?" Marahang tanong ko rito. Muli itong ngumiti ng abot tenga. Pagkatapos ay nagsali ng alak sa baso at iniisang lagok iyon. Wala akong problema. Tina, in fact, I'm so happy. Dahil pumayag kang ligawan kita. Fuck, lihim akong napamura dahil sa kaalamang naroon si Perseus. At alam kong narinig niya yun. Kung kaya't pasimple ko siyang tiningnan sa sulok ng aking mga mata. At nakaramdam ako ng dismaya nang makitang wala siyang reaksyon. "Well, ano bang inaasahan mo, Athena? Magwawala si Perseus dahil nagpaligaw ka sa kaibigan mo? Kastigo ko sa sarili." Ang kaninang kaba para kay Perseus ay napalitan ng inis. Parang may parte rin ng kalooban kong gustong alamin ang iniisip at saloobin niya ng mga oras na yon. Ngunit bigo ako. Ni hindi ko makita ang mga mata niya dahil diretso lang ang tingin niya sa kung saan. Panay rin ang sali niya ng alak sa baso at mabilis niyang nilalagok at tila walang pakailam sa paligid. "Bakit wala kang pakailam, ha?" Masama ang loob na tanong ko sa isipan. "Kasi hindi ka naman niya gusto." Tila may isang tinigan nagsabi noon sa akin, lalo namang sumama ang loob ko dahil doon. Marahil nga hindi niya ako gusto kaya wala siyang pakialam sa akin. Ang pagtawa ni Shiichi ang nagpabalik sa naglalakbay kong diwa. Nang muli ko siyang balingan ay hindi nagbago ang malapad niyang pagkakangiti. Pero hindi nagawang itago ng ngiting yun ang nababasa kong lungkot sa mga mapupungay niyang mga mata. "Kasalanan mo, dahil siya nga ang katabi mo. Ibang lalaki naman ang nasa isip mo." Anang munting tinig sa isipan ko. Mariin naman akong napamura sa isip, sa kalihim na bumuntong hininga. Kapag sinagot mo na ako, babe, ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Wika ni Shiichi pagkatapos ay muling lumagok ng alak. Pero ako rin ang pinakamasasaktan pag may taong gumago sa'yo. Makahulugan pa niyang saad na ipinagtaka ko. Baka makulong pa ako dahil papatayin ko ang taong yun na mananakit sa'yo, babe. May himig pagbabanta pang dagdag niya. Saka muling nagsali ng alak sa baso at nilagok yun. Hindi ako nakasagot sa sinabing iyon ni Shiichi. Alam kong marahil hindi na niya alam ang mga sinasabi dahil languna siya sa alak. Pero hindi ko pa rin maiwasang magtaka dahil doon. Bakit niya kaya sinabi yun? May parte sa puso ko ang naghihinagpis para kay Shiichi ng mga oras na yon. Dahil simula pa lang noong una, alam ko sa sarili kong hindi ko siya magagawang mahalin. Kahit pilitin ko pang sarili ay hindi mangyayari yon. Sapagkat ngayon, mula sa kinauupuan ko ay pinagmamasdan ko ang taong nagpapagulo sa dati ko ng magulong mundo. Si Perseus.